What the fuck just happened? Nag-tweet ako nito the other day kasi gusto ko talaga malaman ang mga opinion ng tao sa conversation na to. At nagulat talaga ako sa mga reaction na nakuha ko. Ang dami. Nag-trend ga yung Wolfgang eh. Hindi yun ang bala ko. Gusto ko lang talaga marinig ang mga opinion ng tao. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga sinabi ng mga iba't ibang mga nagkomento at sasagutin ko rin yung mga binati ko sa akin at pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung issue dito. And lastly, babanggitin ko rin sa inyo kung social experiment ba to o totoong nangyari itong usapan na to. Okay, bago ko sagutin yung mga iba't ibang mga komento at mga iba't ibang mga pananaw, pag-aralan muna natin kung ano ba yung kategorya ng mga komento na nakuha natin dito sa tweet na to. Unang-una, kailangan mong tanungin sarili mo kung nasa saan ka dito sa dalawang to. There are two categories of comments. Yung isa ay what I call feelers. The other one are thinkers. Yung feelers, yun yung mga tao na nagkomento base sa kanilang emosyon. These are reactions na iba na trigger, may iba parang hindi komportable, may iba na offend, at magkokomento sila base sa kanilang emosyon. Yung isa naman ay thinkers. Yung thinkers naman, yun yung mga hindi agad-agad magre-react base sa kanilang emosyon at pag-iisipan muna nila yung gusto nilang sabihin at ano yung iniisip nila. At ano yung mga tanong nila at ano yung gusto nilang ikomento at sabihin. So yung isa, reactive, yun yung feeler. Yung isa naman, proactive, yun yung thinker. Ngayon, sa mga ganitong mga sitwasyon, wala namang tama o mali eh. Sa totoo lang, ang pagiging feeler or thinker ay hindi yan static. Lahat tayo ay pwede maging feeler or thinker depende sa sitwasyon at depende sa kung ano ang pinag-uusapan. Kung apektado ba tayo doon, kung may bias tayo doon, kung may malakas tayong emosyon sa isang pinag-uusapan o sa isang sitwasyon, magiging feeler ka. Pero kung distant ka doon or hindi ka naman talaga apektado, mas magiging thinker ka. Ang importante lang ay maging aware ka kung nasasaan ka din sa dalawang to para matulungan ka makapag-isip ng tama at makapagsalita ng tama. Kadalasan, mas okay kung nandito ka sa thinker side sa mga iba't ibang sitwasyon. May mga panahon naman na okay din maging on the feeler side. So it depends kung anong babagay sa sitwasyon. So walang mali o tama. Tao lang naman tayo at dahil doon, meron tayong dalawang to at may balance yan. So lahat tayo will fall one or the other depending on the situation. Dynamic yan palagi. So don't worry, kahit naging feeler ka sa sitwasyon na to, it doesn't mean you're always a feeler. You're probably a thinker, pero naapektado ka lang dito kaya naging feeler ka. Ang importante ay matanggap mo yung iyong katotohanan at yung iyong talagang pananaw at yung ano yung talagang nararamdaman mo sa sitwasyon na to. Yun ang importante kasi pag marunong ka na mag-assess, mas makakapag-improve ka sa lahat ng mga iniisip mo at gawain mo sa iba't ibang bagay. Pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang issue na lumabas dahil sa topic na to. At ang unang issue gusto kong pag-usapan at yung pinaka-dominanting issue dito ay yung gender roles. At sa akin interesting talaga na nakita yung mga iba't ibang mga biases based on your gender at yung mga pananaw ng tao. Based on mga old beliefs and mga new norms na meron natin ngayon. Kasi dati nga, meron tayong paniniwala na parang the man always pays for the date. Pero ngayon nga, with gender equality and women having jobs, high-paying jobs, parang dapat daw 50-50. Pero between men and women, nagkakaibang mga opinion din yung mga yan. Ha? May mga ibang babae na naniniwala that the man always pays for the date. May ibang mga babae that believes in 50-50. May ibang lalaki that believes that it should always be the man paying for the date. May ibang lalaki din na gusto 50-50. So iba't iba yan eh. Ang ano ko lang masasabi ko that this was never a gender issue for me. That I believe that it doesn't matter if it was the guy who asked the girl or the girl who asked the guy. Think about it this way. Baliktarin natin yung roles. What if it was the girl who asked the guy on a date? Tapos sinabi nung guy, sige, let's eat in Wolfgang. Imagine mo yung awkwardness ng situation na yun because the guy doesn't know ano yung capacity ng girl, ano ba ang trabaho niya, kaya ba niya afford yon. At sa totoo lang, majority of people, if you want to talk about affordability, Wolfgang is not affordable. Affordability is a question of two things, capacity and willingness. So pag sinabi mo sa isang tao na hindi niya yan ma-afford, pag-isipan mo yung tanong na yon. Ang tanong, may kapasidad ba siya? Number one. Number two, willing ba siya?
Kasi marami akong kilalang tao na may kapasidad, mayaman na mayaman, hindi sila willing gumastos ng $200 to $300 for a date. May iba naman na maliit lang ang kinikita but they're willing to pay for a $200 to $300 date. So, depende yan talaga. Like nakikita naman natin dyan, may iba dyan. Wala ngang kotse, may iPhone. Latest iPhone, mga 50,000 yan. May iba naman nakatira sa Forbes Park, gumagamit lang ng Huawei. So, iba't ibang mga bagay yan na hindi lang basta-basta sabihin mo na, uy, hindi mo lang ma-afford, wala kang pera. So, in the end, hindi talaga siya financial issue. Let's talk about the issue of dating. Alam mo, ang dating ano, may iba sa inyo sinabi kasi na parang the man has to prove his worth. The woman just set the bar and it's very high. Ngayon, kung you can't prove your worth, kaya daw ako nag-chicken out dahil I can't prove that I'm up to her standards. Okay, so that's how you view dating, that a guy has to prove his worth, na yung guy kailangan ipakita niya yung best foot forward niya to show the woman na, yes, I'm up to your level. I don't view dating that way. We view it differently. And again, you have every right to view dating the way you view it. Kasi ako, I view dating as a way to get to know each other. When I ask a girl out on a date, it's not so I can prove my worth. Hindi po yan ang purpose ko kaya ako nagtatanong ng isang babae kung pwede ko siyang makita ulit. Tinatanong ko kung pwede ko makita ang isang babae ulit at kung gusto, kaya gusto ko siya i-date ay dahil gusto ko siyang makilala. At gusto ko din na makilala niya ako kung sino talaga ako. Walang pretensions. Gusto ko talaga pumunta sa date dahil curious ako sa kanya. Dahil interesado ako. At para malaman ko kung talaga bang gusto ko siya at para malaman din niya kung talagang gusto niya ako. Kaya nga first date, getting to know each other. I think that that's a healthier way to approach a date rather than going on a date to prove yourself. I think kailangan natin baguhin ang impression natin kung ano bang ibig sabihin ng first date at kung bakit nagtatanong ang lalaki kung pwede ba nila makita yung babae ulit. I think kailangan tanggalin na natin yung old-fashioned notion na pag ang guy nagtanong ng date sa babae, ibig sabihin nanliligaw na siya agad. Pwede bang kilalanin nyo muna ang isa't isa bago kayo mag-decide kung magliligawan kayo? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ba mas healthy kung ganon? Alam mo, if you go on a date with the mindset na I'm proving my worth, you go into the date with pretensions. I'd rather go into a date with an open mind of discovering each other and learning about each other. Para ganon, you go into the date with not pretensions, but possibilities. At least open ang lahat ng mga posibilidad. Yun ang okay doon. I've gone on dates with women with that mindset that are now my best friends, my good friends, that have developed friendships. Iba naman, we've developed businesses together. Marami mga oportunidad dyan at hindi ko alam kung bakit suddenly I felt connected to a girl. So I want to find out. I ask her out. Let's see each other again. It's not about trying to impress anyone. Prove your worth. For the women that said, prove my worth, I'm sorry. I'm not your type of guy. Gusto mo ang lalaki na ipakita na kaya ka, kaya kanya i-afford? That's on you. Because I've never measured myself by how much money is in my bank account. If that's how you measure yourself, that's on you. So what's really going on here? This is not a gender issue. This is not an issue ng affordability. Hindi din to issue ng ego. Hindi ito about being assertive. This is an issue about empathy. At nag-a-apply ito sa maraming iba't ibang sitwasyon, hindi lang sa dating. Kaya lang sa dating, medyo polarizing yan eh, kasi napapasok yung mga biases ng mga lalaki at mga babae at mga iba't ibang kasarian. Pero ito ay nag-a-apply talaga sa maraming iba't ibang sitwasyon. Bibigyan kita ng example. May nangyaring dati, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos we were having dinner, tapos biglang sabi namin, oh tara, let's go for a drink. Yung isang kaibigan namin, biglang nag-suggest na we go for a drink sa isang mamahalin na bar. Na yung mga drinks doon umabot ng 5, 6, 700 per drink. Yung pagkasabi niya, patanong din naman, guys, dito na lang tayo ha? Yung iba, umoo. Yung iba, hindi sumagot. Dahil may iba, nahihiya na malaman ng iba na, my God, hindi ko ma-afford dahil baka mamaya sabihin na, cheap ako, hindi ko ma-afford. People have a problem with admitting that. Sure. Not me. Sinagot ko siya. Sabi ko, bro, why don't we ask everyone first kung ano yung ibang suggestions sila before you suggest that? At let's be honest, mahal yung mga drinks doon.
And I said that not because I can't afford it. I said it because I speak up para sa mga tao na hindi ma-afford yun. And kahit sabi mo lang, hindi mo lang ma-afford eh. Sige, hindi ko na rin ma-afford. Fine. And I will still speak up. That's the point I'm trying to make. There are a lot of situations sa ganyan. Nangyari din yan sa isang chat group namin na may isang tao na may kailangan ng tulong, biglang may isa nagsabi ng, sige, tulungan natin. Sabi nung isa, sige, magbigay tayo ng 500. Biglang may isa nagsabi, hindi, magbigay tayo ng 2,000 each. Na parang pagkadating isa, parang, guys, okay lang ba sa inyo? Let's give 2,000 na lang. May mga iba doon, sure. May ilan doon hindi sumagot. So sumagot ako. Sinabi ko, hey, I think dapat magbigay tayo kung anong kaya natin at huwag nating pipilitin lahat magbigay ng 2,000. Yes, patanong niyang sinabi. Pero nakaka-pressure sa mga ibang tao na hindi kaya magbigay ng 2,000 ng panahon ng pandemya. Alam mo ba, ang dami nag-message sa akin sa grupo namin na nagpasalamat sa akin na nagsalita ako. Yun yung problema eh. Pag may nagsalita, sabihin mo kung kaya ka lang nagsalita kasi hindi mo ma-afford. Minamaliit ang tao pag sinabing hindi niya ma-afford. That's a bias you have. Not mine. And that's what I'm talking about here. Empathy. Yun lang yun. Regardless of gender. And that's it. Okay, sasagutin ko na yung tanong kung social experiment lang ba to or totoong nangyari. Totoong nangyari to at bibigyan ko kayo ngayon ng konteksto kung ano talaga yung nangyari para sa kaalaman na ng lahat. Ang nangyari dito ay may nakilala akong babae sa isang party. Nagkwentuhan kami at ang ganda ng kwentuhan namin. Na sinabi ko sa kanya nung paalis na siya dahil hindi gaano kahaba yung kwentuhan namin na can I get your social media para we can connect. She refused to give me her social media but instead she gave me yung kanyang phone number. So hindi niya alam ang social media ko. Hindi niya alam ang Twitter ko. And nangyari nun, tinext ko siya. Sabi ko, it was nice meeting you. I'd love to see you again. Are you free this weekend? Sabi niya, not this weekend, pero next week. Di sabi ko, great. How about Tuesday? Sabi niya, pwede naman. So sabi ko, 6 o'clock or 7 o'clock? Hindi na sumagot. Then tinext ko siya ulit. Sabi ko, hey, hindi ka na sumagot. Baka lang nakalimutan mo ko, sabi ko. Then sinabi ko sa kanya, listen, you don't have to say yes. No pressure to. Ako lang, sinasabi ko sa yung intention ko, I'd love to see you again. Pero you can say no. It's okay with me. Sumagot siya na okay ako this weekend. Doon niya sinabi ng, let's have dinner at Wolfgang? Question mark. Sinagot at para sa kaalaman ng lahat, sinagot ko siya agad. Sinabi ko sa kanya na, well, I was planning to bring you to Tagaytay for brunch. But kung talagang gusto mo ng steak dinner, how about Mamu instead? Sagot niya sa akin is, I'm not free during the morning. So sinabi ko, okay, so dinner then, hindi na sumagot. And that was it for me. That for me says a lot. So stop na ako, hindi ako makulit na tao. Now, why did I tweet this? I tweeted this and only that portion about her answer and because I wanted to see how other people would reply. What other people's thoughts are. That's it. Dahil naku, curious lang ako. Dahil ako, ganito ako mag-reply. I wonder, paano ang mga ibang tao mag-reply? Lalaki o babae? Nagulat lang talaga ako na ang dami pala nanti-trigger dito because of your biases, your gender biases. Doon ako nagulat. At yung iba, inataka ko agad. At yung iba, minaliit ako. Sinabihan pa ako na, you just can't afford it. Yung ego mo na Bruce. You just want clout. Inataka ko. It's okay. I'm glad I'm entertaining you and you have every right to attack me. Go for it. Karapatan mo yan. Go. Pero sa akin, huwag nating i-babash din yung girl. Wala siyang ginawang mali. Actually, kaming dalawa, walang ginawang mali. And this girl's a great girl. And for those that said na sineshame ko siya dahil napahiya ako, I'm not shaming her because if I was shaming her, I would name her. I would post her photo. Itatag ko siya dito. I didn't do any of that. So ang lakas ng loob niyo para sabihin sa akin na nagsishame ako ng tao? You judge me right away. Hindi naman niyo ako kilala. Pero again, karapatan yan. And by the way, I'm not mad at you. Ganito lang talaga ako magsalita. And I know some of you are asking, and I'm gonna answer the question as well, kung natuloy ba yung date sa Wolfgang. So it's a yes and a no. So what happened is, natuloy yung date sa Wolfgang, but not with that girl. Kasi nga, she never replied na to me. And it's okay. I actually brought
two of my friends, female friends, to Wolfgang with me, and I treated them out to a really awesome steak dinner. And I have to say, by the way, that I was surprised at how good the steak was at Wolfgang. So kudos to Wolfgang, great service, great steak, and for my two female friends, you guys are awesome. I enjoyed the company and enjoyed the evening. At salamat din sa lahat ng mga nag-comment sa aking tweet at sa nanood ng video na to. At ulitin ko lang na hindi ako galit sa kahit anong mga comment nyo at may karapatan kayo magsabi ng kahit anong gusto nyo sabihin. Nasa sa inyo po yan. Marami ako natutunan sa experience na to at sana may natutunan din kayo sa mga komento na nabasa nyo at sa video na to. And I'll see you guys on my next video.